Hey guys, it's me again, Janice, and welcome back to my channel. Hi guys, so for today, again, ayan, may tutorial ulit tayo guys. Alam nyo guys, ano talaga, tuwang-tuwa talaga ako pag meron na naman tayong tutorial. Kasi alam ko marami na naman akong matutulungan na ano, na mga tao na hindi nakakaalam, diba, sa mga ibang bagay. So alam nyo guys, ako, pag may natututunan ako sa mga social media account, ganun, is gusto ko agad i-share sa inyo. Kasi alam ko malaking, kahit basic lang siya, kahit super dali lang gawin, is gusto ko pa rin i-share sa mga taong hindi pa nakakaalam. Diba, malay nyo, hindi nyo pa pala alam yung bagay na to, pero malalaman nyo dahil napanood nyo yung tutorial na to. Kaya yun guys, tuwang-tuwa talaga kapag may tutorial akong ulit na ituturo ko sa inyo. So yun guys, natutunan ko rin to, and gusto ko rin ituro sa inyo. As you can see naman guys sa title, nabasa nyo naman na kung ano yung ituturo ko sa inyo. And super basic lang, promise. Pero gusto ko pa rin i-share sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo yun guys. Kasi diba, so yun guys, yung ituturo ko sa inyo is kung paano ba natin madidelete yung mga emoji na mga nasent natin sa isang my day or story ng isang tao. So nangyayari to guys, in case na halimbawa, meron tayong friend sa Facebook na nagsasuffer or malungkot siya, may problema siya, and gusto mo makiramay, gusto mo ipapil sa kanila yung pahikiramay mo. Hindi sa patay, ah, yung parang nakikiramay kasi problema niya, ganun. Gusto mo ipapil mo sa kanya na malungkot ka, ganun. Pero, aksidente mong napindot yung mga emoji na hindi naman tugma sa kanyang my day. Halimbawa na lang guys, is malungkot yung my day niya, nagsasuffer siya sa problema, and gusto mo sanang mag-send ng emoji na malungkot, sad, ganun. Pero, aksidente mong napindot yung tumatawa na emoji, like this, ayun guys. So, yung aksidenteng mga react natin na hindi natin sinasadya. And gusto natin yun burahin agad. Kasi nga, ayaw natin makita naman yun ng taong nag-my day na parang tinatawanan natin siya, ganun. Siyempre, ayaw natin nun. So, ayun guys, dati kasi is walang ganito sa Facebook story. Walang update siya na pwede mong i-delete yung mga aksidente mong napipindot na emoji. Pero ngayon guys, gusto kong share sa inyo na meron na ngayon. So, gusto kayong tulungan sa mga taong ganyan yung mga nararanasan. At least, diba, matutunan natin to and magawa natin sa mga aksidenteng mangyari. So, ayun guys, sana ano, matulungan ko kayo sa video na to. Super basic lang. So, ayan, panoorin nyo na to. Hindi na po ako magpapakita sa dito sa screen. So, ayan, punta na tayo sa ating cellphone para talaga masundan ninyo. Sobrang dali lang naman, as in, para to sa mga hindi pa nakakaalam. Alam kong marami nang nakakaalam nito, pero para pa rin to sa mga taong hindi pa nakakaalam, para, diba, magamit din nila. Hi guys! So, ayan, nandito na tayo sa screen ng aking phone. So, first guys, syempre, pupunta kayo sa inyong Facebook account. Ayan, so, pindutin lang natin yan. Tapos, pagpasok ninyo sa Facebook, syempre, ganito din sa inyo guys. Dito nyo makikita yung mga my day na mga friends nyo sa FB. Ayan, tapos, bibigyan ko yung guys ng example kung paano ba natin madidelete yung mga aksidente nating napipindot na reaction. So, example na lang guys, para pakitaan ko kayo ng example is, search ko lang tong boyfriend ko. Ayan, so, minayday niya kasi yung vlog ko, so mag-react tayo dun guys. Ayan, view storm. Ayan. Tapos, ang ilagay lang natin yung puro like. Ayan, so like. And halimbawa guys, nagkamali ako, pero ang gusto ko sanang i-react is yung heart. Pero like yung mga napindot ko. So, ang gagawin nyo lang guys is, ayan, wait lang, balik natin. Ayan, punta kayo guys sa... Punta kayo sa 3 dots sa taas. Ayun, papakita ko sa inyo. Ayan. Pindutin nyo. Tapos dito guys, makikita na ninyo sa pangalawa yung undo send reaction. So, ang pindutin nyo guys, pindutin nyo yan. Tapos ayan yung lalabas. Sabi niya, undo all your reactions to this story. Only Jomar can see how you reacted. So, pindutin mo lang guys yung undo. Ayan, pindutin mo yung undo. Tapos makikita mo na guys yung undoing. Ayan, ganyan yung lalabas niya. Tapos, para napakita ko sa inyo na effective siya, so nakita nyo naman kanina na nag-react ako ng puro like. So, tignan natin guys sa account niya. So, open lang natin siya saglit. Kasi nandito nakasave din yung account niya kasi minsan nag-open siya dito sa akin. So, ayan. Tignan natin guys sa story niya kasi dito niya makikita kung sino mo nag-react ng kanyang my day. Ayan.
tignan natin guys kung nag-react ba tayo. Kung makikita niya ba yung like na mga napindot natin. So, ayan. Tignan natin. Ayun guys. So, as you can see, nandito ako sa pinakababa. And nakikita nyo naman guys na wala na akong reaction dito. So, nakita nyo naman kanina na react ako ng puro like. So, as you can see, wala na siya kasi nga na-undo na natin siya. So, na-delete natin agad yung ating na-react. Tapos yun lang guys, try lang natin ulit mag-react yung pinaka-reacted na talaga natin, yung i-react natin, ayan. Ayan, puro heart. So ayan guys, in-heart na natin, tapos tignan natin guys kung yun na yung lalabas sa kanya. So kung hindi na ba yung like yung mga nandun sa kanya. So ayan, tignan natin guys. So yun guys, as you can see, ayan na, puro heart na lang. Yan na talaga guys yung pinakatamang react ko. And yung puro like lang kanina is ayan guys, nawala na siya. Dahil doon sa undo na ginawa natin. So ganun lang guys yung pinakasample sa inyong gusto kong turuan na ganyan. Accidente ninyo yung na-react yung isang story ng isang tao pero gusto ninyo agad ma-delete. Ganun. Ganun lang guys, kadali. So yun lang guys, yun lang naman yung gusto kong ituro sa inyo. And sana makatulong to guys sa inyo. Ayan, in case na ganyan mangyari sa inyo yon, yung mga aksidenteng napipindot natin yung mga reaction sa mga my day or sa story. Ayan, so yun guys, sana natulungan ko kayo sa video na to. And sana kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe. And i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga vlogs guys. Pati na rin sa mga tutorials ko pang gagawin para lagi kayong na-update. So yun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye guys!